Hello guys, welcome to my channel. So today, knife video tayo, okay? Knife vlog. Bakit? Kasi yung mga shooting videos namin na ginawa, na-upload ko na, pero hindi ko pa pinapublish kasi under review pa ni YouTube. Alam niyo naman si YouTube pagtungkol sa barrel, no? Hindi basta-basta. And then, nung nagano pala ako, naglinis ako ng barrel, tapos naisipan ko mag-livestream na wala sa isip ko, bawal pala yun. Bawal pala mag-livestream na magpakita ng barrel. Kaya biglang kinat ni YouTube yung feed ko. No, sabi ko, yan, ako, ano, paano ako? Yan. Okay naman, pinadala naman ako email ng YouTube. No? Wala naman daw mangyayari. Basta pinull out lang nila. Tapos, after a few hours, binalik nila yung video ko. Kaya pinost ko. Kaya mapapansin nyo yung dulo. Hindi ako nakapagpaalam. Bigla na lang pinutol. Next time, kung mag-cleaning video ko, dapat di makita yung barrel. So, sa akin lang dapat nakatutok. Naisip ako lang kasi nawala sa isip ko, no, na umaga-umaga kasi yun, habang naglinis, sabi ko, may pag-chat ako sa mga viewers ko, habang naglinis. Anyway, hindi ko pa nalilinis yung ginamit naming high point, yung ginamit naming shotgun, at saka, yun na lang yata hindi ko nalilinis. Anyway, so siguro magla-livestream ali ako pag ginanahan. What else? So, abangan nyo na lang, no? Na-upload ko na. Nasa YouTube na yung mga videos na yun. Nire-review lang. Ang tagal nila mag-review. Maximum of 7 days daw. So, pag-usapan natin ngayon is neck knife or keychain knife. No? Maliliit lang. So, pinakita ko last time yung Bear and Son. Nag-comment nga si Hagbayon Channel, no? Yan. Alam nyo ba na pwede kang bumiyahe sa US back and forth ng may kutsilyo? Pero hindi mo pwede siya i-hand carry. Pwede siya i-check-in. Pwede, hindi mo lang siya pwede i-hand carry. Ano ibig sabihin na? Siyempre, iniiwasan nila pag nasa aeroplano ka na, maglabas ka ng kutsilyo, tapos hijackin mo, di ba? Yun iniiwasan nila. I think, nangyari na yung sa 9-11, yung isa sa mga aeroplano na hinostage is box cutter lang ang ginamit. So, delikado. So, kung magta-travel kayo with a knife, check the local laws, check the airline details, no? Yung procedure pa paano. Pero yung experience namin, basta check-in, walang problema. Anyway, so neck knife, pinakita ko last time yung Bear and Son. Sabi ko, nagulto ang liit nito. Anong purpose nito? Parang napaka, siya for self-defense. No? Pero yung pang-casual, pang-casual use, utilitarian kasi ang knife eh. Sabihin, ang dami niyang pwedeng paggamitan. Lalo-lalo mga pambukas ng letter, packages talaga. Kailangan mo ng knife. Okay, so ganito kaliit yun. So, ito yung Bear and Son. Kita nyo yung liit, no? Ito yung ginagamit ko neck knife. Ito. Tagal ko na kasi hindi ginagamit eh. Ayan, gamit na gamit to. Cold steel. Tama, cold steel pala to. Super edge. Gamit na gamit ko tong neck knife na to. Ang problema dito, pag ginamit mo talaga siya na neck knife, mawawala, nawala na to eh, nalaglag. Buti dito lang sa bahay, nalaglag siya. Malalaglag talaga eh, kahit na kydex or plastic yung case niya, malalaglag. Sana may another way to lock it in place. Pero yan. Ngayon, may bago akong neck knife na binili. Kershaw Cinder, C-I-N-D-E-R. Ito siya. Kasi sabi ko, lalagyan ko yung yung keychain ko ng knife. Importante talaga may knife. Emission test ako, no, nung sentra. Sabi nung lalaki, hindi ko pwedeng galawin yung kotse mo. Bakit? Kasi may nakaharang na device sa plate number mo. Naglagay kasi ako ng backup camera. Sabi ko, sandali, tatanggalin ko na lang. Sabi ko, hindi ko pa naman nagagamit yun eh. Buti meron akong knife sa bag. Pinutol ko yung wire, tapos ginamit ko pang unscrew nung Basta yun, kailangan mo utilitarian na gamit, no? For everyday use. Nakita ko itong Cinder. Sabi ko, okay ito ah. Cinder. Kershaw Cinder. Kita niyo yung size. Gusto ko dito may bottle opener eh. Although hindi naman ako manginginom, pero maganda kung meron ka kaysa yung maghahanap ka pa.
Tapos, iano mo lang siya, unfold na ganyan. Ang cute. Kershaw Cinder. Tapos, ang laki ng lanyard hole. So, pwede mo siyang ikabit sa ano, isama sa mga skis mo. Yan. Maliit lang siya. It doesn't take that much of a space. Nagtataka ko lang. Sabi dun sa description, liner lock. Sabi ko, liner lock. Wala naman ako nakita ang lock, ha. Wala ako nakita ang lock. So, panghiwa lang talaga. Hindi siya naglalock, oh. Kasi pang ganun lang siya. So, babasahin ko yung ano, yung spec. Ito yung cheat sheet. Okay? Ito ako sa inyo yung cheat sheet ng Kershaw Cinder. Kershaw Cinder 1025. Yan ang actual na pangalan niya. Tignan niyo yung ano. Spec niya, yung steel niya, stainless steel. 3CR13 stainless steel yung blade. Yung handle, ito yung handle. Kita niyo sa kabila. Glass-filled nylon. Yan. Yung blade length, 1 inch and 1/8 inch. 1 1/8 inch pala. Yung close, pag sinara mo, 2 5/8 inch. Ganun lang siya kaliit. Overall, 4 inch yung length pag naka siya, no? Tapos ang feature niya, flipper, thumb stud, open. Yun, thumb mo lang pang open. Liner lock, yun ang hinanap ko. Larger lanyard keychain hole, yan yung butas. And bottle opener. Sabi ko, yeah. Kailangan ng bottle opener. Minsan may nanghinap, pag may nang ano, sa party, no, mga kaibigan ko dati. Ganap silang battery. Ako pinupuntahan kasi alam nila marami akong ano, EDC, mga gadgets or whatever. Nagpahiram ako ng battle opener na keychain. Pagbalik si Rane. Sabi ko, okay. Kailangan ko ng ano, matibay-tibay na battle opener. Yan, 4 inch yung overall length. Maliit lang talaga siya. No? So, okay, maiisip na magagamit nyo ito pang self-defense, pero sabi ko nga, some things are better than nothing kesa wala. Pero yung everyday task na, uy, kailangan may putulin ako biglaan. No? Pinutol ko yung wire ng ano, hindi ko naman ginagamit na rear camera. Meron akong kuchilyo. Right there and there. No? Tapos tingnan nyo yung side, ito yung kabilang side, no? Yung design niya. Tapos dito yung kabila. Naka-expose yung blade pagka sinara para madali siyang i-deploy. Yan. Tapos yung profile ng blade, pang-cut lang talaga siya, hindi pang-stab. Pag ginamit yung pang-stab to, may tendency na magbumaba, oh, walang lock. So, pang-utility knife lang talaga. And bonus na yung bottle opener. Yan. Sabihin nyo, oh, hindi naman ako umiinom na, eh, well, pwede siyang pang ano eh, pang dot-dot, ano ba sa English yun, yung multi-purpose din naman ng bottle opener. Pang pry, as a pry tool. Yeah, pang bukas ng kung ano-ano, hindi lang naman bottle dahil iinom ka ng alak. Nagulat nga ako yung kulay, yung isang version nito, na brass ba yun? Or copper colored, doble ang presyo. So ito, $9.99 lang ang bili ko. $9.99. Tapos yung copper, $22. Sabi ko, oh, na. Picture, color lang naman pala pinagkaiba or design ng handle. Pero yung, gusto ko yung overall performance niya, tsaka yung blade mismo, no? At tsaka yung bottle opener. Yun ang hinahabol ko talaga. Hindi yung kulay-kulay. Kasi, lalagay mo lang naman yan sa pocket mo, eh. Although, bonus na, kung parehas na yung presyo, tapos makakapili ka ng kulay, like ito, pinili ko purple. Favorito ko kasi yung purple. Ay, nakalimutan ko, shoutout pala kay Bullet, nagpapa-shoutout, no? Tsaka yung mga regular viewers ko, lalo yung mga nagko-comments and nagla-like and nagsishare ng video. Abangan nyo nga, pag na-approve na ng ni YouTube yung mga gun videos ko, eh, i-click ko na lang yun for posting, no? Na-upload ko na yun. Naisip ko kung gusto nyo makakita ng gun channel na Pinoy, yan, please supportahan nyo yung kapwa nyo Pinoy, no, na nag-upload. Kasi pag nagre-research din ako, siguro parehas nyo, no, sabi ko ba't puro ano, puro Amerikano ang nag-upload ng mga videos na to, wala akong makita ng ibang lahi.
At sa atin, si Guns Pinoy, yan, nakita ko. Tapos si Lynx FA, yan. Tapos yung Sergeant Kabunot, yun, mga ganon. So, sama nyo na yung channel ko. Ha. So, yan. Ito muna tayo. Kershaw Cinder 1025. Habang naghihintay tayo kay YouTube. Okay ba? Comment down below. Please click like and subscribe pag nagustuhan niyo yung video na to para makagawa pa ako mas maraming videos. Thanks for watching.